Sa isang hapon ng taglagas, naglalaglagan ang mga dahon sa hangin. Ang maliit na bayan ay nanatiling tahimik at maganda tulad ng dati. Sa ilalim ng pamilyar na puno ng cherry blossom, ang mga alaala ay buhay na buhay pa rin, tila hindi iniwan ng panahon ang bakas dito. Gayunpaman, para sa mga taong bayan, 30 taon na ang nagdala ng di mabilang na pagbabago at paglago. Ang pagbabalik ni Fernando sa bayan ay isang hindi inaasahang pangyayari. Ngayon ay isang matagumpay na negosyante, siya ay nagmamay-ari ng kanyang kumpanya at karera sa malaking lungsod. Sa pagkakataong ito, bumalik siya sa bayan dahil ang kanyang kumpanya ay isinasaalang-alang ang isang bagong proyekto dito. Suot ang maayos na tailored na suit, malayo siya sa nalilitong kabataan na dati niyang sarili. Habang naglalakad sa mga kalye ng bayan, hindi maiwasang tumigil ang kanyang tingin sa pamilyar na puno ng cherry blossom. Sumiklab ang mga alaala sa ilalim ng puno ng cherry blossom tulad ng isang alon. Naalala niya ang di mabilang na magagandang sandali kasama si Anna dito. Hindi mapigilan, lumapit siya sa puno, dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na balat nito na tila naghahanap ng nawalang oras. Sa nakalipas na 30 taon, ang buhay ni Fernando ay parang isang high-speed train. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho, bumuo ng kanyang karera, ngunit nawala ang maraming bagay, kasama na ang koneksyon sa pamilya at mga kaibigan at ang simpleng kaligayahang minsan niyang pinangarap. Sa kabila ng tagumpay sa karera, ang kanyang panloob na kawalan ay hindi mapunan ng material na mga bagay. Pagbalik sa lungsod, pinakasalan niya ang kanyang kasintahan sa paghimok ng kanyang mga magulang at nagkaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. 3 taon na ang nakalilipas, namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit na nagdulot sa kanya ng mas malaking kalungkutan at kawalan. Ngayon, nagsimula na ng kanilang sariling pamilya at buhay ang kanyang dalawang anak na nagbigay kay Fernando ng mas maraming oras upang magnilay sa kanyang nakaraan at hinaharap. Si Anna ay nanatili sa bayan, naging isang guro, nagtuturo sa maraming henerasyon ng mga bata. Nanatili siyang mabait at mahinahon, laging nagpakita sa ilalim ng puno ng cherry blossom tuwing tagsibol, tulad ng hindi nagbabagong cherry blossom fairy. Gayunpaman, ang kanyang panloob na sakit ay hindi kailanman nawala. Hindi siya nagpakasal o naghahanap ng bagong pag-ibig na parang nagyelo ang kanyang puso sa tagsibol noong nakaraang panahon. Sa isang pagkakataon, muling nakita sina Fernando at Anna sa ilalim ng puno ng cherry blossom. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa mga lokal na opisyal tungkol sa negosyo, hindi sinasadyang naglakad si Fernando papunta sa puno, habang si Anna ay nagkataong dumaan pagkatapos ng klase. Nagdagpo ang kanilang mga mata at sila'y natigilan, tila tumigil ang oras sa sandaling yun. Matapos ang maraming taon, nanatiling maganda si Anna, may dagdag na pagkamature at katahimikan. Nagbatsyan sila, may hint ng hindi maipaliwanag na nerbiyos at kasabikan sa kanilang mga tinig. Pinag-usapan nila ang mga pagbabago at karanasan sa paglipas ng mga taon, napagtanto na pareho silang dumaan sa maraming bagay at lumago sa kani-kanilang buhay. Ang ngiti ni Anna ay nanatiling mainit, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag mula sa nakaraan, at si Fernando ay muling nakadama ng malalim na damdamin. Habang lumalalim ang kanilang usapan, napagtanto ni Fernando na hindi niya kailanman tunay na nakalimutan si Anna. Ang damdamin ng pag-ibig na iyon ay nanatiling buhay at totoo. Natagpuan din ni Anna ang matagal nang nawalang emosyonal na koneksyon sa muling paglabas ni Fernando. Iminungkahi ni Fernando na maglaan sila ng mas maraming oras upang magkakilalanan muli sa mga pagbabago ng isa't isa sa mga nakaraang taon. Nagsimula silang maglakad sa paligid ng bayan, inaalala ang nakaraan. Binisita nila ang mga tindahan na dati nilang pinupuntahan, muling tinikman ang mga lumang araw, at sinubukang tuklasin ang mga bagong lugar, maranasan ang mga pagbabago sa bayan. Ang mga aktibidad na ito ay unti-unting nagdala ng kanilang mga damdamin sa pagbabalik na nagpalapit sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang kaligayahan ng kanilang muling pagkikita ay hindi walang pagsubok. Nag-alala ang mga magulang ni Fernando tungkol sa kanyang muling koneksyon kay Anna. Nag-aalala sila na ang relasyon na ito ay makakaapekto sa kanyang karera at reputasyon. Naniniwalang dapat niyang ituon ang pansin sa kanyang karera at sa naitatag na sosyal na bilog sa halip na muling buhayin ang isang nakaraang relasyon. May halo-halong reaksyon ang mga residente ng bayan sa balita ng muling pagkikita ni Fernando at Anna. Ang ilan ay naalala ang sakit na dinanas ni Anna nang umalis si Fernando. Nakakaramdam ng pagkalito o maging pagkadismaya sa kanyang muling pagtanggap sa kanya. Natatakot sila na ang relasyon na ito ay maaring muling saktan si Anna. Iniisip na hindi dapat guluhin ni Fernando ang kanyang tahimik na buhay ngayon.
Punong-puno ng panloob na kaguluhan si Fernando. Hindi kayang baliwalain ang sakit na idinulot niya kay Ana sa kanyang pag-alis noong mga nakaraang taon. Nakakaramdam ng patuloy na pakiramdam ng pagkakasala. Bagaman hindi niya kayang kontrolin ang pagbabalik ng mga nakaraang alaala, natatakot siyang ang kanyang mga kasalukuyang desisyon ay maaring magdala ng bagong sakit kay Ana. Hindi siya maglakas loob na madaling mangako sa hinaharap, natatakot na magdulot ng higit na pagdurusa kay Ana. Si Ana rin ay hinarap ang kanyang panloob na takot. Natatakot siyang ang muling pagpasok sa relasyon na ito ay maaring magulit ng mga nakaraang pagkakamali, lalo na ang pagkabahala na ang estilo ng buhay ni Fernando ay maaring hadlangan ang kanilang hinaharap. Kailangan niyang magdesisyon kung bubuksan muli ang kanyang puso at tatanggapin ang mga posibleng panganib. Sa ganitong mahirap na sitwasyon, dapat na hinarap nina Fernando at Ana ang kanilang mga damdamin at alalahanin. Maraming malalim na pag-usap ang kanilang ginawa tungkol sa kanilang mga buhay at nakaraan. Ibinabahagi ang kanilang mga karanasan at paglago sa loob ng maraming taon. Ang mga pag-usap na ito ay nakatulong sa kanilang mas maintindihan ang isa't isa, pinatatag ang kanilang relasyon. Naghahanap din silang suporta mula sa mga kaibigan at pamilya, unti-unting nakakakuha ng higit na pag-unawa at pagpapala. Sa wakas, nagpasya sina Fernando at Ana na harapin ang mga hamon ng hinaharap na magkasama, gaano man ito kahirap. Nangako sila sa ilalim ng puno ng cherry blossom na, gaano man lumipas ang panahon, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na mamumulaklak sa ilalim ng simbolong ito ng pag-asa at muling pagsilang. Pinaplano nila ang kanilang hinaharap, kabilang ang kung paano ibalanse ang kanilang mga buhay at harapin ang mga posibleng hamon na magkasama. Sa ilalim ng puno ng cherry blossom, magkasamang nakapulupot sina Fernando at Ana, nalulublob sa init ng isa't isa. Ang lupang ito ay nasaksihan ang kanilang batang pag-ibig at ngayon ang kanilang mature na muling pagkikita. Sa pagkakataong ito, hindi na sila mga kabataan lamang na nagmamahalan kundi mga kaluluwang magkasama na sumailalim sa mga unos ng buhay. Tumingin ng malalim si Fernando kay Ana, marahang nagsabi, "Sa lahat ng mga taong ito, hinahanap ko ang sagot kung ano ang tunay kong nais sa buhay. Ngayon ay naunawaan ko na nagaano man kalaki ang tagumpay ng aking karera, kung wala ka sa tabi ko, ang aking buhay ay hindi kumpleto." Ang kanyang tono ay tapat at matibay, nagpapahayag ng kanyang malalim na pagmamahal. Dahan-dahang tumango si Ana, may luha sa kanyang mga mata. "Natakot din akong buksan muli ang aking puso, natakot na masaktan muli. Ngunit alam ko na ang pag-ibig ay ganito. Tanging sa pamamagitan ng matapang na pagharap dito ay makakahanap tayo ng tunay na kaligayahan." Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag, nagpapakita ng kanyang determinasyon at tapang. Habang lumalakas ang kanilang relasyon, nagsimula silang pag-usapan ang mga plano sa hinaharap. Nagpasya si Fernando na mamuhunan sa isang green at sustainable na proyekto sa turismo sa bayan, na layuning protektahan ang natural na kagandahan at isulong ang lokal na pag-unlad ng ekonomiya. Umaasa siyang makapag-ambag sa lugar na kanilang parehong minamahal. Nagpatuloy si Ana sa kanyang karera sa pagtuturo habang nakikilahok din sa mga gawain ng komunidad, tumutulong sa mas maraming kabataan na makahanap ng direksyon sa buhay. Ang kanyang kabaitan at karunungan ay nagbigay ng pagtaas ng respeto at pagmamahal mula sa komunidad. Nagpasya silang huwag magmadali sa pag-asawa ngunit tamasahin ang kasalukuyan at tuklasin ang hinaharap na magkasama. Hindi na nila pinipilit ang mga formal na pangako ngunit pinapahalagahan ang bawat araw na magkasama. Natutunan nilang makahanap ng balanse sa buhay ng isa't isa, harapin ang mga hamon ng buhay ng magkasama, lumalakas sa bawat kahirapan. Habang nagbabago ang mga panahon, ang kwento sa ilalim ng puno ng cherry blossom ay naging isang magandang alamat sa bayan. Madalas pinag-usapan ng mga tao ang kwento nina Fernando at Ana, humahanga sa kanilang pag-ibig at katatagan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang patunay ng pag-ibig kundi isang pagsasalamin ng isang pilosopiya sa buhay, na kahit matapos ang pagdanas ng sakit, ang pag-ibig ay maaring muling mamulaklak sa pamamagitan ng tapang at pananampalataya. Sa bawat sulok ng bayan, maging sa mga paaralan, kalye, o tindahan, makikita ang mga bakas ng pinagsamang pagsisikap nina Fernando at Ana. Ginamit nila ang pag-ibig at responsibilidad upang baguhin ang bayan tungo sa isang buhay na buhay at umaasang lugar. Sa wakas, habang muling namumulaklak ang mga cherry blossoms, magkatabi sina Fernando at Ana sa ilalim ng puno, magkahawak kamay, papunta sa hinaharap. Naunawaan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang panandaliang pangarap kundi isang kagustuhang harapin ang lahat ng unos ng buhay ng magkasama. Ang wakas ng kwentong ito ay naglalagay din sa tunay na kahulugan ng pag-ibig at buhay.
Sa kabila ng anumang kahirapan at pagsubok, hangga't ang dalawang tao ay determinadong maglakad na magkasama, maaari silang lumikha ng sarili nilang masayang buhay. Kung nagustuhan mo ang mainit at matamis na kwentong pag-ibig na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Kita-kits sa susunod!